Dalawang linggo bago sumapit ang training camp, ang Lakers ay gumawa ng medyo huli na at kaunting pagbabago sa kanilang tauhan. Nai-report na ang LA ay may bagong dagdag na sa kanilang roster, ang 7'1 na sentro na si Christian Coloco, ang dating pang number 33 sa 2022 NBA draft. Kung anong klaseng deal ang pininmahan ni Coloco sa Lakers ay hindi pa nga nailabas ito nung una itong maibalita nung linggo. Sa pagpirma ni Coloco sa Lakers, ang 15 standard roster spots ng Lakers ay okupado na, maging ang tatlo nilang two-way deals. Kaya't naging palaisipan nga kung anong klaseng kontrata ang pininmahan ni Coloco. Pero ngayon, ipinalam na kung saang slots nahulog si Coloco. Ayon kay Dan Wook ng The Los Angeles Times, ang pinirmahan ni Coloco ay ang two-way contract. Na ang ibig lang sabihin nito, isa kina Blake Hinson, Armel Traore at Colin Castleton ang iwi-wave ng Lakers upang magkaroon lamang ng pwesto ang bagong dagdag sa kanila. At dahil si Castleton lang ang sentro sa tatlo, malamang na baka hindi siya ang tatanggalin ng Lakers. Malaking bagay para sa Lakers ang pagkadagdag sa kanila ni Coloco. Siya ay dating Defensive Player of the Year sa Pacific 12 sa Arizona. Nagkaroon din siya ng limitadong NBA season sa team ng Toronto Raptors, na doon siya ay nag-average ng 3.1 points sa 48% shooting sa floor at 62.7% shooting sa charity stripe, 2.9 rebounds at 1 block sa loob ng 58 games, na labing siyam doon siya ay naging starter. Ang naging problema niya sa dugo ang nagpatigil sa kanya na makapaglaro sa season ng 2023-2024 at pagsapit ng January, inalis na siya ng Toronto sa kanilang team. Bagaman na nabigyan na si Coloco ng medical clearance, kakailanganin pa rin niya mabigyan ng green light mula sa fitness to play ng NBA bago siya payagan na makasama sa mga gawain ng Lakers. Si Coloco ay nakapagpamalas ng kausayan sa depensa sa unang season niya sa NBA bilang rookie sa Toronto. At dahil sa pasisimulan ng Lakers ang season na wala ang kanilang reserve center na si Christian Wood, na mawawala raw ito ng 8 linggo dahil sa inoperahan ng kanyang tuhod, at ang isa pang backup center nila na si Jackson Hayes ay hindi pa talaga nagboblossom sa magkabilang dulo ng court, malaking bagay talaga na makapagdagdag ang Lakers na isa pang sentro na makakatulong sa kanila kapag si Anthony Davis ay nasa bench at nagpapahinga. Bata pa itong si Coloco, sa edad niya na 24, pero kaabang-abang na rin naman kung ano ang kaya niyang maibigay sa Lakers.